Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga firecracker-related injuries sa bansa na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon ng 2022. Lima naman sa naitalang mahigit na 50 kaso ay naputulan ng daliri. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas. Kahit na ilang araw pa bago ang pagpapalit ng taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng naitatalang firecrackers-related injuries ng Department of Health. Sa limang araw na monitoring ng DOH, umabot na sa 52 ang naitatalang nasugatan ng paputok. Ang bilang na ito ay doble sa naitalang 26 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Mula sa nasabing bilang, 5 na ang naputulan ng daliri. Ang mga naputukan ay mula 5 hanggang 52 taong gulang. Pinakamataas ang naitala mula sa National Capital Region o NCR. Tinitingnan namin ngayon ay ang National Capital Region sapagkat umabot na sa 20 ang nai-report po sa amin. At maliban dyan, 5 nang naputulan ng daliri. May 4 na nananatili sa ospital habang inobserbahan po sila. At yung 5-star na nga po ang siyang pangunahing dahilan kung bakit nadadala sa ospital maliban pa po doon sa paggamit ng tikulo at ng iba pang mga illegal na paputok. At yan po ay binabantayan po natin. Sabi ng DOH, maaring tumaas pa ang bilang na ito lalo pat nakasanayan na ng mga Pilipino ang gumamit ng paputok sa tuwing sasalubungin ng bagong taon. Pero ano nga ba ang dapat gawin kung ikaw ay maputukan? Doon sa magtatamo ng injuries, hugasan niyo po ng tubig. Siguro itapat niyan sa gripo na mga hanggang 5 minuto kasi burn po yan eh. So tuloy-tuloy po ang init po niyan. So kailangan hanggang 5 minuto. Ayun, ayan niyo nang dumali yung tubig. Tapos sabunin niyo kung marumi po ang nakikita niyo po. Tapos, dali nyo po sa ospital, doon po, asikasuhin kayo, lilinisin pa po yan ulit, tapos tatayin kung kailangan may tayin. Huwag sana mapuputulan at ayusin po yung naputol ng daliri. Magbibigay po ng antibiotics at saka bakuna laban sa tetanus po. Sa bisperas naman ng bagong taon, itataas sa Code White Alert ang ilang ospital sa bansa. Bukod dito ay mag-iikot din daw si DOH Secretary Ted Erbosa para tingnan ang kahandaan ng mga paggamutan na tumanggap ng mga pasyenteng mapuputukan o di naman kaya ay mula sa vehicular accidents. Humihingi na rin ng tulong ang DOH sa mga LGU para palalahanan ang taong bayan sa maaring masamang epekto ng illegal na paputok. Yung simpleng pag-iikot lang nila at paalala nila na bawal yan, huwag na tayong paputok, ganun-ganyan, ay malaking tulong na rin po yun. At pangatlo, tradisyon po kasi talagang kailangan natin lumika ng ingay para na sa ganon ay itaboy yung mga masamang espiritu daw. Pero may ibang paraan para tayo ay magkaroon ng kasiyahan tulad ng mga maingay na tugtugin. Nitong January 2023, umabot sa 307 ang firecrackers-related injuries na naitala ng DOH na dihamak na mas mataas sa naitalang 189 noong 2022. Bukod sa pag-iwas sa paputok, pinaghihinay-hinay din ng Health Department ang publiko sa pagkain ngayong holiday season. Piliin lang natin kakainin natin. Kung halimbawa, 6 yung inahain, mamili lang tayo ng 2 hanggang 3. Yung pinggan ho natin, mas marami, lalo na kung sa handaan ay may prutas at gulay, unahin po natin yon. At umiwas po tayo sa matatamis na inumin. Ryan Lasigas, para sa Bayan.